Hi guys, isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat. Halika't samahan ako sa aking kwentong idea bago tayo magsimula guys. Ako nga pala si Joseph TV 968. Okay, let's go. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Red Shoes and the Seven Dwarfs. Bago tayo magsimula ay maaaring lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa Fairy Tale Island kung saan ito ay mahiwagang lupain ng mga prinsipe at mga prinsesa at ng mga mangkukulam at mga halimaw. Sa kanilang lupain ay madalas ang aksidente mula sa kakaibang pangyayari tulad ng pag-atake ng dragon sa kaharian. Kaya ang mga tao ay tinatawag ang pitong pinakadakilang bayani sa Fairy Tale Island na tinatawag na The Fearless Seven. Nilabanan nila ang nagwawalang dragon at ito ay kanilang napabagsak. Ngunit ang prinsesa iniligtas nila ay inakala nilang mangkukulam kung saan ito ay inatake ni Merlin ng kanyang kuryente hanggang sa mapabagsak nila ito. Subalit nagkamali sila nang gawin nila ito sa prinsesa, ang Fearless Seven ay tinuruan niya ng leksyon kung saan isinumpo niya sila na maging mga berding duwende. Ang tanging paraan upang makalaya sila sa sumpa ay ang makakuha ng halik mula sa napakagandang babae sa mundo. Sa isang kaharian, pumasok ang mangkukulam na si Regina sa silid kung saan nakatayo ang mahiwagang puno na binabantayan ng tatlong oso. Pumunta si Regina upang kunin ang bunga ng puno na mansanas na nagiging sapatos. Sinuot niya ito sa pag-aakala na matutupad na ang kanyang nais na maging pinakamagandang babae sa mundo. Ngunit ang masayang nararamdaman niya ay panandalian lamang. Siya ay muling bumalik sa pagiging matanda na kulubot na babae, dahil dito siya ay nagalit at umalis na lamang at muling maghihintay ng pagbunga ng puno. Kinagabihan, isang chubby na babae ang pumasok sa loob ng silid gamit ang lubid na nagngangalang Snow White. Habang hinahanap niya ang libro ng kanyang ama, bigla na lamang pumasok ang oso sakay ng walis na lumilipad. Agad na nagtago si Snow sa lamesa. Nakita naman ng oso ang lubid ngunit hindi niya ito pinansin at umalis na lamang ito. Tumama ang ulo ni Snow sa lamesa at lumabas ang sekretong lalagyan at nakita na niya ang hinahanap niyang libro. Binasa ni Snow ang libro, at dito nga ay pinapakita ang masayang pamilya nila subalit dahil sa sakit ng kanyang ina ay namatay ito na ikinalungkot nila. Sa kaarawan ni Snow bigla na lamang dumating si Regina at ipinaalam nito sa hari na siya ay mangkukulam. Subalit ang hari ay nabighani sa taglay na kagandahan nito at hindi siya naniniwala na mangkukulam ito hanggang sa pakasalan si Regina sa pag-aakala na magiging masaya sila. Ngunit nang lumitaw ang salamin, ang mga tao sa paligid ng hari ay naglaho isa-isa. Nakita ng hari na nakikipag-usap si Regina sa salamin na puno at dito na niya pinaniwalaan na mangkukulam ito. Inilayo niya si Snow at dinala sa ligtas na lugar. Isinulat niya sa libro na hanapin ni Snow ang Fearless Seven dahil ito na lamang ang pag-asa ng kanilang kaharian. Matapos basahin ni Snow ang libro ay nag-aalala nga ito sa kanyang ama at kung nasaan na ito. Dito nga ay kinuha ni Snow ang sapatos at umipekto ito sa kanya kung saan siya ay naging napakagandang babae. Nakita siya ni Regina at inutos niya sa puno na hulihin si Snow. Gamit ang walis na kinuha niya sa oso, si Snow ay tumakas mula sa mangkukulam. Matapos makuha ni Snow ang sapatos, ang puno ay nalanta na. Naikinagalit ni Regina. Dito nga ay pinuntahan ni Regina ang mahiwagang salamin upang alamin kung sino ang babaeng kumuha ng kanyang sapatos, subalit hindi ito kilala ng salamin at wala siyang nalalaman tungkol sa babae. Dahil sa mabilis nagpagtanda niya, inutusan niya ang tatlong oso na hanapin nila ang babae. Ang Fearless Seven ay nakita ang pagsadsad sa lupa sa harap ng kanilang tahanan kung saan natagpuan nila ang walis na nakatusok sa puno, at inakala nila na mangkukulam ang sakay nito. Bumuo sila ng plano upang hulihin ang mangkukulam at maialis sa kanila ang sumpa, ngunit sa kanilang pagpasok sa tahanan nila bumungad sa kanila ang napakagandang babae at natulala sila. Samantala sinunod ni Hans ang utos ni Merlin kung saan pinalo niya ng kawali si Snow na nagpatulog dito. Sa paggising ni Snow ay agad siyang humingi ng tawad sa mga duwende sa pagkain ng kanilang pagkain, agad din pinatawad nila si Snow. Nakita ni Snow sa salamin ang sarili at hindi nga niya ito makilala at nagtataka kung bakit siya biglang naging maganda at payat. Dito na niya napagtanto na dahil ito sa sapatos na suot niya. Tinanong siya ni Merlin kung ano ang pangalan nito. Sumagot si Snow na siya si Red Shoes. Upang hindi siya makilala bilang prinsesa, pinakilala ni Merlin ang mga kasamahan niya na sina Hans, Arthur, Jack at ang triplet na sina Pino, Noki at Kyo. Sinabi ni Snow na ang mga pangalan nila ay tulad ng Fearless Seven, at hinahanap niya nga ito. Si Merlin at Arthur ay nagpapahiwatig na may gusto si Snow sa kanila, subalit sinabi ni Snow na wala sa alinman sa pito ang gusto niya.
Ipinaalam niya sa pito na hinahanap niya ang kanyang ama at ang tanging Phyllis 7 lang ang makakatulong sa kanya. Sumagot si Merlin na kilala niya ang Phyllis 7 at masyado silang abala, kaya sila na lamang ang tutulong sa paghahanap ng ama ni Snow. Sa kaharian ni Prinsipe Average, ipinalam sa kanya ng dalawa niyang kawal na walang prinsesa ang nais na dumalo sa darating na kaarawan niya. Dahil dito nangangamba si Prinsipe Average dahil sa pagiging hindi niya sikat, maya-maya dumating si Regina at nalaman niya na nag-iimbita ang prinsipe ng mga prinsesa. Inilabas niya ang larawan ni Snow at natulala ang prinsipe dahil sa kagandahan nito. Sinabi ni Regina na hanapin niya ito dahil may kinuha itong sapatos at mapapa sa kanya ang babae. Inutos ng prinsipe sa dalawang kawal na hanapin ang babae. Isang gabi, nakita ni Snow ang kanyang ama papunta sa kagubatan. Hinanap niya ito. Nakita ni Merlin si Snow sa labas na nagmamadali. Dito nga ay isang malaking kunehong kahoy ang tumayo sa harapan ni Snow. Agad na ginamit ni Merlin ang kanyang mahika na nagpabagsak sa kuneho. Dali-dali silang tumakbo na tila nahuhulog na nagloob ni Merlin kay Snow. Ngunit tumayo ang kuneho at hinabol sila. Sinabi ni Merlin na tumakas na si Snow at huwag itong lilingon. Hinarap ni Merlin sa totoo niyang anyo subalit lumingon si Snow na nagpabalik sa duwende niyang anyo kung saan nabagsakan siya ng kuneho at nakuryente siya sa kanyang mahika. Dumating si Arthur at inatake niya ang kuneho at disinasadya niyang napabagsak ito. Kinabukasan, tinulungan ng mga duwende si Snow upang hanapin ang ama nito. Binigyan ni Snow ang bawat isa ng larawan ng kanyang ama na iginuhit niya, ngunit iniwan nila si Merlin upang magbantay sa kunehong nakalaban nila. Dinala ni Arthur si Snow sa maalamat na espadang nakabaon sa bato na tinatawag na Excalibur, habang sinasabi ni Arthur ang nararamdaman niya kay Snow. Nagulat sila nang madaling nahugot ni Snow ang espada ngunit ibinalik niya din ito. Sinubukan ni Arthur na hugatin ito ngunit nabigo siya dahil dito malungkot siyang umalis sa lugar. Samantala, habang kumakain si Merlin ng carrots ay napagtanto niya na mapapasunod niya ang kuneho gamit ito, kaya si Merlin ay sumakay sa kuneho upang hanapin si Snow. Sa isang baryo, habang pinagtatanong ni Snow sa mga tao kung nakita nila ang ama niya, nakita niya ang wanted na larawan niya na mayroong pabuya. Kinuha niya ito at nakita niya ang dalawang kawal na hinahanap siya. Nang makita siya ay agad siyang hinabol ng dalawa. Ngunit sa isang lugar ay wala siyang madaraanan. Nakita niya ang salamin at nakaisip ng paraan. Hinubad niya ang kanyang sapatos at bumalik siya sa chubby niyang anyo. Dahil dito ang dalawang kawal ay hindi siya nakilala. Gayunpaman, nakuha ng mga kawal ang sapatos at ayaw nilang ibigay ito kay Snow, na sinasabi na hindi magkakasya ang sapatos sa isang matabang babae. Binyuli siya ng mga ito. Nakita ni Snow na dumaan sina Arthur at Merlin, sinubukan niyang humingi ng tulong ngunit hindi siya pinansin, pinabagsak ni Snow ang isang kawal, at dahil dito nais siyang hulihin nila at buti na lang dumating si Merlin at kinorient niya ang mga kawal, ibinalik ni Merlin ang sapatos at nagpasalamat si Snow sa kanya, si Merlin ay tila nakilala siya, umalis si Merlin at sinabi na mag-ingat siya. Uling nakita ng dalawang kawal si Snow at agad siyang itinangay ni Merlin upang tumakas. Subalit napulot ng dalawang kawal ang iginuhit ni Snow ng kanyang ama at alam nang nila kung saan ito pupunta. Dito nga ay tinanong ni Merlin at Arthur kung siya ba ay isang kriminal at bakit siya hinahabol ng kawal. Sumagot si Snow na hindi siya kriminal. Hinabol siya dahil sa kanyang mahiwagang sapatos. Aalis na sana sila. Nang nakaisip ng paraan si Merlin upang mapabilis ang paghahanap sa ama niya, tumakbo si Merlin sa mga bulaklak at gumawa siya ng napakalaking mukha ng ama ni Snow na ikinatuwa nito. Kinabukasan, pinuntahan ni Prinsipe Average ang tahanan ng mga duwende upang hulihin si Snow at hawak nila sina Merlin at Arthur. Nang lumabas si Snow para sumuko ang mga kawal ay bumagsak nang makita ang kagandahan ni Snow at gayon din ang prinsipe na halos hindi makapagsalita. Dahil sa panglalait ni Prinsipe Average sa dalawang duwende, binigyan ni Snow ng malakas na suntok kung saan tumalsik ang prinsipe. Dahil dito inutos niyang hulihin si Snow. Hindi naman pumayag ang mga duwende at nilabanan nila ang mga kawal. Gamit ang kakayahan nila sa pakikipaglaban ng mga kawal ay napagbasak nila hanggang sa mabawi nila si Snow. Subalit masyadong marami sila at na-corner na sila. Gayunpaman lumitaw ang triplet sakay sa robot na bakal at kahoy. Nilabanan nito ang dalawang malaking kawal kung saan dinala nila ang dalawa sa himpapawid at pinabagsak. Gayunpaman, gamit ang dala nilang kanin pinaulanan sila ng bala kung saan bumagsak ang robot. Iniligtas naman ni Merlin si Snow mula sa bala ng kanyon at dumikit ito sa bahay nila. Dahil dito nakaisip si Merlin ng paraan upang matalo ang kalaban, kinuha ni Merlin ang bala at unti-unting bumagsak ang kahoy kung saan tinamaan ang mga kalaban. Galit na galit si Average at sinabi na babalik siya para maghiganti.
Dito nga ay pinag-usapan ni Merlin at Snow ang nangyari sa pakikipaglaban nila kay Average, at sinabi ni Marlin na hindi siya makapaghintay na makabalik sa totoo niyang anyo na sigurado siyang magugulat si Snow sa taglay niyang kagwapuhan at kasikatan, at hindi ang itsura niya ngayon na pandak at berding duwende. Sinabi ni Snow na kahit ganon ang itsura niya ay nakakamangha si Merlin at napaka-charming niya, na ikinatuwa ni Merlin. Sinabi ni Merlin na pumikit si Snow at pakinggan siya sa kanyang sasabihin. Sa totoong anyo ni Merlin sinabi niya na nakamamangha ang kagandahan ni Snow. Binuksan ni Snow ang mata na tila nag-iba ang kanyang nararamdaman. Nakita niya muli ang anyong duwende ni Merlin. Ipinagtapat din ni Snow ang kanyang sekreto subalit nagtataka siya nang hindi niya matanggal ang sapatos. Dahil dito tinulungan siya ni Merlin tanggalin ito ngunit kahit ano pang paraan ang gawin nila hindi na nila ito matanggal kaya hinayaan na lamang nila. Sa pagbalik ni Prinsipe Average sa kaharian ay naroon si Regina. Sinabi ni Average na nabigo silang hulihin si Snow. Dahil dito binigyan sila ng mansanas at sinabi na kapag kinain nila ito magkakaroon sila ng lakas, subalit nang ito ay kanilang kainin, nagbago ang kanilang anyo bilang mga puno. Kinabukasan, gamit ang robot at walis na lumilipad, pinagsama nila ito upang ang robot ay makalipad, pumunta sila sa mga baryo upang ipakalat ang mga larawan ng kanyang ama sa mga tao. Habang sila ay nasa alapaap, dahil sa pag-iimahinasyon ni Merlin sa kanilang dalawa ni Snow, hindi nila napansin ang puno sa kanilang harapan at bumangga nga sila at nahulog. Habang sila ay naglalakad pa uwi, nasabi ni Snow ang tungkol sa kanyang mahiwagang sapatos na siya ay binago nito. Hindi niya maamin kay Merlin na ang totoo niyang katawan ay mataba at mas gusto niya yun kumpara sa katawan niya ngayon. Naiintindihan naman siya ni Merlin dahil ganun din siya. Gumawa si Snow ng token kung saan nilagyan niya ito ng marka na halik at binigay kay Merlin bilang isang charm na papasalamat sa mga nagawa nito sa kanya. Nagpasalamat si Merlin at maraming beses nang hinalikan ang charm ngunit nadismaya siyang nang hindi siya bumalik sa dati. Habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw, sinabi ni Snow na gusto niya ang nangyayari sa kanila ni Merlin kahit ano pa ang itsura nito at kaliit. Wala siyang pakialam at sa palagay parehas sila ng nararamdaman, sumagot si Merlin na tama siya. Maya-maya ay naglapat ang kanilang labi, pagkatapos ay sinabi ni Merlin na makikita na ni Snow ang totoo niyang itsura kung gaano siya kagwapo, ngunit sa pagbukas ng mata ni Snow ay walang nangyari sa kanya na nagtataka siya. Maya-maya dumating ang halimaw na puno at inatake sila, habang sila ay hinahabol, lumabas pa ang ibang mga halimaw na puno, sinabi ni Merlin na pumikit siya, dito nga ay bumalik ang totoo niyang anyo at winasak niya ang bato na tatama sa kanila. Inutusan ni Merlin si Snow na tumakbo ito at huwag lilingon. Hinarap ni Merlin ang mga halimaw na puno, gamit ang kanyang mahika nilabanan niya ang mga ito hanggang sa mahulog sila sa karagatan. Nakilala ni Merlin ang isang puno na si Prinsipe Average, binuhos niya ang lahat ng kanyang mahika sa isang pag-atake kung saan nawasak ang batong tulay. Inakala ni Merlin na tapos na ang laban subalit, kinuha siya ng halimaw na puno at parehas silang nahulog. Hindi nagdalawang isip si Snow na tumalon at tulungan si Merlin. Dito nga ay nadaganan si Merlin ng malaking bato. Sinubukang buhatin ni Snow ngunit hindi niya ito magawa. Hinubad niya ang kanyang sapatos at nagawa niyang may ahon si Merlin sa pagkakalunod. Natagpuan sila ng tatlong oso at dinala sila sa gitna ng kagubatan. Sa kabilang dako, nalaman ni Regina na si Snow White pala ang babaeng hinahanap niya. Gamit ang salamin, siya ay umalis upang puntahan si Snow. Ngayon ay nakita na ni Merlin ang totoong itsura ni Snow at inamin na niya na siya si Prinsesa Snow White. Ikinwento niya ang nangyari sa kanyang ama nang dahil sa mangkukulam na si Regina. Ngayon ay napagtanto ni Snow na hindi pala sila ni Merlin magkaparehas ng nararamdaman na nakakulong sa sumpa na ikinalungkot ni Snow. Nang gabi na iyon, iniwan ni Merlin si Snow habang naglalakad papalayo. Nakausap ni Merlin ang sarili na hindi niya inakala na ganon ang tunay na itsura ni Snow. Nagalit ang duwende niyang anyo at sinasabi na bumabase pa rin si Merlin sa itsura. Tinanong ng duwende si Merlin kung sino ba ang gusto niya. Sumagot siya na ang gusto niya ay si Red Shoes, ngunit ang gusto ni Red Shoes ay ang duwending itsura nito at hindi ang totoo niyang anyo. At dito na niya napagtanto na nagkamali siya. Habang naglalakad si Snow, nakita niya si Merlin at inalok siya ng mansanas at sinabi na makakatulong ito sa pagtanggal ng sapatos, subalit biglang dumating ang tunay na Merlin. At ang Merlin sa harap ni Snow ay nagbago ng anyo na si Regina dahil dito kinuha niya si Snow. Bago umalis si Merlin sinabihan niya ang tatlong oso na sabihan ang mga kasamahan niya. Dito nga ay inalok ni Regina na kainin ni Snow ang mansanas at makakalayo siya, ngunit ayaw ni Snow kainin ito. Inilabas ni Regina si Merlin na nahuli niya ito sa loob ng palasyo,
dahil dito napilitan si Snow na tanggapin at kainin ang mansanas, nang makain na niya ang mansanas ay naging puno na ang kanyang katawan. Dito nga ay habang hawak si Merlin ng puno na may salamin, sinabi ni Merlin na kunin na lamang nila ang sapatos at pakawalan si Snow, subalit ibinunyag ng salamin na si Snow ay magiging puno ng mansanas at siya ang magbibigay ng bunga na bagong sapatos kay Regina at pagkatapos nito si Snow ay mamamatay, gamit ang mahika nakaalis si Merlin at sinubukang tumakas sa lugar, subalit mabilis siyang nahuli ng salamin. Maya-maya ay dumating ang mga kasamahan niya at nakawala si Merlin sa pagkakagapos, dito nga ay tinulungan nila si Merlin makaalis upang tulungan si Snow, habang hinaharap ng iba ang salamin, nagawa naman ni Merlin makaalis sa lugar. Ngayon ay lumabas na ang bunga sa puno, nagawa naman ni Merlin na itulak si Regina upang ilayo sa bunga at isakripisyo ang sarili, habang sila ay nahuhulog kasabay ang mga papel na mahika sabay-sabay na naglabas ito ng kuryente kung saan naglabas ito ng malakas na pagsabog ng kuryente, dahil dito ang konehong kahoy ay bumalik na sa dati nitong anyo, at siya pala ang ama ni Snow, bumalik na din ang anyo ng tatlong oso. Dito nga ay muling nagkita ang mag-ama, hinanap ni Snow si Merlin, at malungkot na sinabi ng kanyang ama na sinakripisyo ni Merlin ang sarili para matalo si Regina. Maya-maya ay dala ng triplet ang katawan ni Merlin at malubhang nasaktan ito. Sinabi ni Merlin na si Snow ang pinakamagandang babae sa mundo, kahit nakasarado at nakabukas ang kanyang mata, namatay si Merlin kasabay ng paglipad ng charm, hinalikan ni Snow si Merlin at nagliwanag ito hanggang sa mabuhay at nakabalik siya sa totoo niyang katawan. Hindi makapaniwala si Merlin at sinabi na hindi siya ang gusto ni Snow. Sumagot si Snow na mas gusto niya ang maliit na Merlin. Niyakap ni Merlin si Snow at sinabi na siya pa rin ang nakilala niyang Merlin. Naging masaya ang lahat sa tagumpay na nakamit nila. Dito na nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan ninyo ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Salamat sa panunood, hanggang sa susunod na video. Guys, hanggang dito na lang muna ang ating kwentong idea na pinamagatang Red Shoes and the Seven Dwarf. Thank you for watching, guys. Joseph TV 968. Peace out.